Kilala ang mga boksingerong Pinoy bilang power puncher dahil maraming nabiyayaan ng lakas ng kamo. Kaya madalas hindi napapansin ang skill set at sweet science na ina-apply nila sa laban. Pero may ilang Pinoy boxer na matatawag na thinking fighter. Umpisa pa lang at bawat segundo ay pinag-aaralan ng kalaban at nakakapag-adjust kapag tagilid na. Isa na dyan ang binansagang Cuadro Alas, John Real Casimero. Kilala sa kanyang purong lakas, lalo na ang kanyang mga tira sa sentido. Parang nalantang gulay ang tatamaan dahil kahit makatayo man ay hindi na 100%. Sa likod ng bawat tagumpay niya ay nariyan palagi ang utak at diskarte, lalong nahasa sa daming bansang nilusob. Kaya tumaas rin ang kumpiyansa sa sarili. He's got personality, he's got conditioning, he's got power. Sa videong ito ay ating i-breakdown ang iilan niyang high IQ moments, yung tipong mapapawaw ka sa lupit. Tara at mag-deep dive sa taglay na abilidad ni Cuadro Alas, dito lang yan sa Taktikang Pinoy. Ang unang clip na ating i-breakdown ay ang malatornadong knockdown sa round 6 against Ngitumba. Ang mali dito ng Namibian ay imbes gamitin ang kanyang back foot to retreat, ay pinilit niyang tanggapin para ipakitang kaya niyang makipagsabayan. Naging kampante sa kanyang high guard at nalinlang dahil biglang nag-accelerate ng speed si Casimero. Hindi ito nakita ng maraming Pinoy boxing fans na isa ito sa biggest deception at high IQ moment na ginawa ni Casimero. Ang sudden change of speed o agarang pagpalit ng bilis na suntok para maiwang bukas ang kalaban. Nag-telegraph si Casimero sa kanyang mga big punches nang ilang beses, kaya nagmukhang mabagal sa paningin ng kalaban. Telegraphing ang tawag sa obvious na suntok o intensyon ng isang attacker na para bang nagbigay ka ng hint sa kalaban before landing the punch, kaya may chance silang mag-react o mag-counter. Nakahanap siya ng tiempo to counter in the middle of the punch. Ngunit setup lang pala ito ni Casimero at biglang bumilis ang left hook, kaya nagulantang ang walang depensang katunggali. Mostly sa suntok ni Alas ay hindi ganun kabilis, but it has raw power. Kaya talagang ramdam, lalo na ang kanyang mga looping punches at body shots. Study and execute. Ito naman ang bihira nating makita kay Casimero, lalo na kapag early rounds. Dahil madalas siyang mag-all out sa umpisa para testingin kung matibay ba ang kalaban. Ngunit ang ginawa niya kay Zulani Tete ay kakaiba at nakakamangha. Na-recognize niya na hindi basta-bastang kampiyon ito, kaya kailangan ay utak ang pairalin. Nagpamalas siya rito ng iba't ibang estilo kung paano kontrahin ang mas malaki at matangkad na boksingero. Keeping the distance at lateral movement ang ginamit niya as a defensive mechanism. Feint, setup, and closing the gap naman ang gamit niya bilang opensa. Ito ang ilan niyang knockout attempt na pumalya. Pagkatapos ma-download ang information sa kung ano-ano ang pattern ng depensa ni Tete, ay ito ang ginawa ni Casimero. Nag-feint gamit ang tinatawag na distraction jab, sabay biglang umapak ang orthodox na si Casimero sa labas ng lead foot ng southpaw na si Tete. At sa pagyuko ni Tete as his defense mechanism, ay na-anticipate na to ni Casimero, kaya tinaiming niya ang kanyang temple shot. Maaring hindi nyo pa narinig ang terminong killing shift sa boxing. Isa lamang si Casimero sa mga boksingerong kayang gawin ito. Explain ko sa inyo. Ang killing shift
o tinatawag ring double shift ay isang offensive technique na kung saan ginagamit ang dalawang stance vice versa para gawing opensa. Ang isa sa pinakasikat na gumagamit ng nasabing technique ay ang tinaguriang Hands of Stone, Roberto Duran. Iba ito kumpara sa Dempsey Roll na ginagamit ni Mike Tyson at Ippo Mikunochi sa isang sikat na anime. Ang Dempsey Roll ay nangangailangan ng matinding lower body strength para ma-weave o makagawa ng side-to-side movement ang iyong upper body para makaiwas sa opensa ng kalaban at para na rin makasagap ng momentum for one big punch. Kung ang Dempsey Roll ay nakamaintain pa rin ang stance, ang killing shift naman ay nag-iiba ng stance bawat atake. Kaya tingin ko mas mahirap ito dahil napaka-awkward at hindi lahat kayang gawin ito kahit mag-ensayo dahil nakadepende pa rin sa galaw ng kalaban kung magiging epektibo ba ang nasabing teknik. Pansinin nyo ang atake ni Pacquiao dito. Nakamaintain lang ang stance niya habang bumabato ng kombinasyon. For sure, kaya naman ni Pacman ang nasabing teknik, ngunit hindi niya forte ang killing shift. Ang advantage nito kumpara sa pangkaraniwang kombinasyon ay hindi na kailangan mag-reload o i-reposition ng attacker ang kanyang paa para makagain ng momentum. Alam naman natin yan na ang momentum o buwelo ay nagpuproduce ng power. Kaya isa ito sa testamento na talagang mataas ang ring IQ at mabilis mag-adapt si Casimero dahil nagagamit niya ng natural ang killing shift. Gagawa ako ng hiwalay na video nito para mas ma-breakdown natin at makuha ang buong punto. Isa rin si Casimero sa mga smooth movers ng larong boxing. Head movement, footwork, reaction speed at talino ang kailangan dito. Hindi mo akalaing sa laki ng katawan niya ay kaya niyang magpakaslick sa ibabaw ng lona. Mahirap basahin at mahirap patamaan ng solid dahil dynamic ang depensa. Hindi tulad ng iba na nakatayo lang sa harapan. Mga smooth na slipping techniques kung paano iwasan ang jab o setup ng kalaban. Fluid movements sabayan pa ng pag-back pedal habang umiiwas sa suntok. Sa mga hindi pa nakapanood, may isang video tayo kung saan nakafocus sa underrated na depensang Casimero. Total, nabanggit natin kanina ang setup. Mayroong variety of setup si Casimero na maaaring hindi nabibigyang pansin ng mga boxing fans. Madalas, lead hand ang ginagamit niyang panukat sa distansya ng kalaban. Pero ito rin ang one of his biggest weapon pagdating sa deception o paglinlang. Madalas rin niyang gamitin ang lead hand para kontrolin ang posisyon ng kalaban sabay temple shot gaya ng ginawa niya kay Duke Micah. Babato ng mga pillow punches to distract the opponent sabay pupuntiryahin ang butas ng depensa. Ang isang boksingerong magaling mag-setup ay mahirap i-setup dahil may mga counter siyang nakahanda. Narito ang iilan pang breakdown sa mga setup niya. Sa larong bugbugan at pautakan, isa si Casimero sa mga Pilipinong mataas ang kalibre at kalidad. Siyempre, hindi mawawala ang pinausong depensa ni Mayweather na Philly Shell. Sa katunayan, way back 1950s and 1960s pa ang estilo na to. Ngunit si Floyd ang masasabing pinakamagaling gumamit. Kaya tinawag na Philly Shell dahil ito ang estilo ni George Benton na nagmula sa Philadelphia, USA. Si Benton ay nag-switch from boxer to trainer at siya lang naman ang coach ng 4-division world champion Pernell Sweat P. Whitaker. Ang estilong ito ay bagay na bagay sa mga boksingerong athletic at may mabilis na reflexes. Ang main purpose talaga ng Philly Shell ay depensa ng sarili sa paggamit lang ng bare minimum of energy para makapagpahinga na rin. Alam natin na si Casimero ay may mga teknik sa pag-conserve ng energy tulad ng pillow punches at isa ang Philly Shell sa mga ito.
Kaya sa later part ng kanyang karera ay bihira mo lang siyang makitang nasaktan o na knockdown. Sadyang natural na sa kanya ang paggamit nito. At maaaring nakatulong din dito ang pag-ensayo niya sa Mayweather Gym dati. Ilan lamang yan sa ating listahan na nakakaiba at nakakamanghang taktika niya sa ibabaw ng lona. He can adapt to any style. Yan ang testamento ng isang magaling at matalinong boxer. Matibay rin at makunat yung tipong sumasalo ng suntok na para bang walang pinsala. Kampante ang halos lahat ng taga-subaybay tuwing siya na ang sasalang. Mga awkward moves pero epektibo, pati na rin ang mga accurate punches in weird angles. He plays with his food parang lion's pride mentality lang na kailangan pa ng extra effort bago lapain ang biktima. Kaya hindi may tatangging isa siya sa mga boksingerong Pinoy na talagang inaabangan.